Hi guys, welcome to my channel. I'm Joveline Reyes at ngayon mag-haul tayo ng aking in-order na Philippine food. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. So much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Yun, mag-haul tayo ng aking in-order na Philippine food. Ito sa may Madrid. So, ito yung box niya. Dinidibo siya. Yan. So, apat kaming Pilipina na nakatira dito sa Aravaca na isang place dito sa Spain. So, napag-usapan namin na mag-order kami ng mga Filipina food sa may tindahan ng Philippine food. So, nag-order kami dahil nga siyempre lockdown nga ngayon at kailangan natin huwag lumabas. At siyempre kung lalabas lang tayo is yung mamimili tayo ng pagkain natin. So, yung Cosmo, isang Philippine store, kapag nagde-deliver sila ng mga pagkain na order mo sa kanila. So, mag-message ka lang sa WhatsApp, mamaya ililink ko sa aking description below yung telephone number na pwede niyong tawagan or i-message para sa mga orders niyo. So, napaka-convenient nito para sa panahon ngayon na hindi tayo nakakalabas. So, dahil apat nga kami na Pilipina na nag-order, so konti lang yung in-order ko, kanilang delivery charge is 15 euro. Dito sa Aravaca, pero hindi ko alam sa diyan lang sa may Madrid kung magkano yung delivery charge na baka mas mura kasi ito medyo malayo na kasi dito to. Medyo malayo na kasi ang lugar ko dito sa Madrid. So, ngayon i-haul natin kung ano-ano yung mga in-order ko. Pagkain ng masa, unang-una sa lahat, umorder ako ng apat na sardinas. Yan. And then, syempre, hindi rin mawawala ang pansit canton. So, umorder din ako ng pansit canton. Siyempre, ang noodles. Uwishi. Itong lala. Dingdong. At ang lady's choice. At umorder din ako ng maxipig. So, yan lang yung lamaan ng kahon. So, konti lang yung in-order ko. So, ang tanging kasama ko lang dito ay yung aso na si Bimba. So, makikipaglaro muna tayo ng kaunti. Bimba, Ben. Bimba.
Yun lang, ang tanging kasama ko lang dito sa bahay ay yung aso. So, kami lang dalawang naglalaro dito. Yung mga Pilipina dito sa Madrid na gustong umorder ng mga Filipina food, pwede kayong mag-order sa Cosmo. Ilalagay ko yung kanilang contact number sa description down below para makita nyo yung kanilang number. So, inuulit ko, yung delivery charge dito sa Arabaca is 15 euro. So, apat kaming Pilipina naghati-hati sa delivery charge. So, kwento ko lang yung sitwasyon namin dito sa Spain. So, bali, nag-extend din yung lockdown namin dito sa Spain hanggang April 30. So, ang aming cases ng coronavirus dito is 140,510. So, ang namamatay is 13,798 na at 43,000 yung naka-recovered. So, sa ngayon, medyo pahirap ng pahirap ang sitwasyon dito. At yung ibang Pilipina, lalo na yung mga stay out sa amo nila is no work, no pay. So, in my case, hindi ko rin alam kung no work, no pay ako kasi nandito man ako sa bahay ng amo ko pero wala naman sila dito. So, hindi na rin ako nakauwi ng apartment ko nung nag-lockdown. Tapos, yung mga alaga ko naman at yung amo ko, naabot na rin sila ng lockdown sa isang bahay nila dun sa Madrid. So, dito kasi hindi na rin pwedeng mag-travel ng kotse na may sakay. So, kailangan sa isang kotse, yung driver lang talaga yung sakay. Dahil kapag nahuli ka, may multa ka na rin. So, dito rin, hindi rin pwede ka basta-basta lumabas dahil mga pulis dito na nasa mga kalye na rin at nangaharang sila ng mga lumalabas. Except kung may dala kang plastic bag na katibayan na mag-grocery ka. O meron kang aso na i-walking mo. So, yun lang yung allowed na lumabas dito. So, dito parami ng parami ang cases namin dito. So, hindi namin alam kung kailan matatapos to. Ito yung panahon na talagang napakahirap dahil maging sa Pilipinas, lockdown din sila. So, hindi rin ako makapagpadala ng pera dahil hindi rin ako makapunta ng Madrid at wala naman ako ng online na bangko dito. So napakahirap talaga ng sitwasyon namin dito bilang mga OFW dahil yun nga, sana matapos na yung lahat. Basta po, lagi po tayong mag-iingat kung lalabas tayo, maging aware tayo. Magsuot tayo ng mask, ng guwantes kung kinakailangan. At pagdating natin dito sa bahay, maligo tayo para may nakakabit man sa atin is mawala agad. So, yung sapatos natin, ilagay muna natin sa labas for 24 hours. And then, yung damit natin na sinuot, ilagay natin agad sa washing machine para malabhan. So, yun lang po, i-share ko lang sa inyo kung ano yung sitwasyon dito sa Spain at kung paano mag-order sa Cosmo kung nakikrave kayo ng mga Philippine food dahil nga hindi tayo nakakalabas. So, nagde-deliver sila. So, yun yung pinaka-good things na rin na may delivery pa rin hanggang ngayon. Siguro yun lang, that's it for today at kakain muna ako itong noodles dahil hindi pa ako nag-lunch. Anong oras na? It's 5 o'clock in the afternoon dito sa Spain. So, mag-lunch muna ako. So, ito muna yung kakainin ko dahil nakakatamad kasing magluto at kumain na mag-isa. Dahil yun nga, sabi ko nag-iisa nga ako dito sa bahay ng amo ko. So, yun lang at maraming salamat sa pag-spend ulit ng inyong oras sa panonood ng aking vlog, kung may nanonood man. Basta ingat lang po tayo, mag-pray lagi at sana matatapos din yung problema natin na to.
So, that's it for today. And kung di pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, subscribe lang po kayo. And click the bell notification para ma-notified kayo every time mag-upload ako ng bago kong video. So, maraming maraming salamat ulit. Keep safe. Always pray. At malalagpasin din natin to. Bye! To change your...